Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pork afritada! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Pork, carrot, gagamit din tayo ng patatas, ng tomato sauce, ng green peas, kamatis, pinatuyong dahon ng laurel, sibuyas, ng bawang, at ng nor pork cube. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin ng hot dog, ng mantika, tubig, salt, at ng ground black pepper. At ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto! Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot o sa isang wok. Pabayaan lang nating tuluyan na itong uminit. At pagkatapos ay umpisahan na natin ang pag-isa. Ilalagay ko na dito yung sibuyas. Inuuna natin itong chopped na sibuyas na pula dito at igigisa ko lang ito ng 30 segundo. Pwede ninyong unahin yung bawang dito basta siguraduhin nyo lang na binabantay na ito palagi para hindi masunog. Sa pagkakataon na to, ilalagay ko na yung bawang. Isinusunod ko ito sa sibuyas. Ito yung garlic na chinap ko lang. Pwede kayong gumamit dito ng bawang na dinikdik at pagkatapos ay hihiwain lang ng maliliit na piraso. Nasa sa inyo yan. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito sa bawang ng mga 20 seconds. At pagkatapos nito, ilagay na natin yung kamatis. Ang gamit ko dito ay hinog na plum tomato na chinap lang din natin. Pagkalagay ng kamatis, itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas pati na rin yung kamatis. At ngayon, ilagay na natin itong pork. Ang gamit ko ditong parte ay yung tinatawag na pork shoulder. Hiniwa ko lang into cubes. Kapag namimili kayo sa palengke sa Pilipinas, sabihin nyo lang sa tindera o sa tindero na ang gusto ninyong bilhin ay yung parte na kung tawagin ay kasim. Ayan, so ituturi lang natin ang pag-isa dito hanggang sa mag-brown na itong pork shoulder o itong kasim. Importante dito na habang ginigisa natin ay pinapaikot-ikot natin o binabaliktad natin itong pork nang sa ganun ay maging balanse yung pagkakaluto dito. At ngayon naman, ilalagay lang natin dito yung tomato sauce. Ang gamit ko dito ay dilatang tomato sauce, 8 ounces ang sukat. Pagkalagay ng tomato sauce ay hahaluin lang natin ito. At kailangan nating palambutin itong karne ng baboy. Sa pamamagitan ng pagpapakulo dito, kaya naman lalagyan natin ito ng tubig. Dahan-dahan lang natin ibubuhos dito yung tubig. At pagkatapos nito, ay pabayaan lang natin kumulo yung mixture. At sa oras na kumulo, ilalagay lang natin itong ating nor pork cube. Gumagamit ako nito para talagang maging buong-buo ang lasa ng pork dito sa aking pork afritada. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, ay ilalagay lang natin yung pinatuyong dahon ng laurel o yung tinatawag natin na dried bay leaves. Hahaluin lang natin ito uli. At pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating lutuan
at itutuloy lang natin ang pagluto dito ng 30 minutes o 30 minuto. At makalipas ng 30 minuto, pwede na nating ilagay dito yung hotdog. Pero bago ang lahat, mapapansin ninyo, di ba? Yung mantika galing doon sa baboy, lumutang na. Okay lang yan, mamaya tatanggalin natin yan. Pero sa ngayon, ilagay muna natin yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung hotdog, gaya nga nasabi ko kanina. At optional ingredient lang ito. Pwede kayong gumamit ng hotdog kung gusto niyo. Para sa akin, mas maganda kung may hotdog itong ating pork fritada. Haluin lang natin at pagkatapos ay lulutuin lang natin ito ng 10 minuto. At habang niluluto natin ito, tuloy nang lumalambot dito yung pork. Ito yung pork shoulder na nilagay natin kanina. Ngayon ay ready na itong pork at luto na rin yung hotdog. Itong pork na gamit natin siguradong malambot na to. Kung maganda yung kalidad ng baboy na gamit ninyo. Pero kung medyo matanda yung baboy o medyo matigas, ituloy lang natin yung pagpapakulo dito hanggang sa tuloy na itong lumambot. Pero ngayon, ang gagawin natin ay tatanggalin muna natin yung mantika na nakalutang. Importante na kapag may nakita tayong mantika, tatanggalin natin ito. Ayaw nating pumasok sa arteries natin yan, di ba? So yan, tatanggalin natin lahat. Best effort yan. Hindi natin masisiguro na 100% na matatanggal, pero gawin natin yan hanggang sa abot ng ating makakaya. At ngayon naman, ilagay na natin dito yung carrot, pati na rin yung patatas. Pagsasabayin na natin. Hahaluin lang natin ito. At ang ginagawa ko dito pagkahalo, ay tutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 8 minuto pa. Sinisigurado lang natin na lumambot na yung carrot pati yung patatas. Yung iba sa atin gusto talagang sobrang lambot yung carrots pati yung patatas. Kung isa kayo sa mga yon, ituloy nyo lang ang pagluto dito hanggang sa makuha ninyo yung texture na gusto ninyo. Tatakpan ko lang to at itutuloy lang natin ang pagluto ng mga 8 to 10 minutes. Pero para sa akin 8 minuto okay na dito. Ngayon ay ready na yung patatas at yung carrots. Actually, okay na itong ating pork fritada, pero para sa akin gusto ko yung mas makulay. Kung tutuusin sa lasa at sa pagiging kompleto ng mga ingredients, ako, mas maganda to, no? Mas more than complete na itong niluluto natin. Pero lagyan natin ng contrast, kaya nilalagyan ko ito ng green peas. Actually, ano, sa totoo lang, itong green peas wala naman talagang naitutulong ito sa lasa. Pero sa kulay, sa pagiging appetizing ng ating dish, malaki na tutulong ito. Tingnan ninyo, nung nilagay natin yung green peas, nagkaroon ng contrast yung mga colors, di ba? Mas lalo naging maganda at mas naging lalong mas nakakaganang kainin ito. Ang gagawin natin yun ay itutuloy lang natin ang pagluto ng mga 3 to 5 minutes lang. Pagkatapos ay titimplahan na natin ito. Lagyan na natin ng ground black pepper at ng asin. Diba? Simpleng-simple lang yung ating mga seasoning dito. Siguraduhin nyo lang na nahalo na natin itong mabuti. Ang gusto ko sa aking pork fritada ay yung medyo may konting sauce na katulad nito. Kaya para sa akin, ayos na to. Ready na kumbaga, no? Pero kung gusto niyo yung medyo may pagkatuyo ng konti na fritada, may konting sauce lang, ituloy nyo lang yung pagluto ng mga 5 minuto pa. Ngayon ay ililipat ko lang ito sa isang serving bowl at i-serve na natin. Ito na ang ating pork fritada! Tara, kain na tayo!
Tara, tikman na natin itong ating pork afritada. Ang bango at ang ganda pa ng kulay. Tingnan mo, merong kulay pula, may kulay green, may orange at may dilaw, di ba? Napakagandang tingnan. Ngayon, tikman na natin. Dito muna tayo sa pork at lalagyan lang natin ito ng sauce. Dadagdagan pa natin ng sauce. Ang sarap-sarap. Pagkatapos, hotdog naman. Alam niyo yung pinaka nagustuhan ko dito? Unang-una yung lasa. Talagang lasang-lasa ko yung pork dito sa ating afritada. Ang isa pang nagustuhan ko dito ay yung texture nitong pork. Parang yung hotdog lang din. Di ba yung hotdog malambot kapag ginunguya natin? Hindi ganun kahirap nguyain. Ganun din yung naranasan ko dito sa pork nung ginunguya ako kanina. Napakalambot nito at sa tingin ko nakatulong mabuti yung pagpapakulo natin dito ng mga 40 minutes. Pero di ba depende pa rin sa kalidad ng karne ng baboy na gamit ninyo yan. Kapag medyo bata-bata yung gamit nating baboy dito, sandali lang lalambot na kagad ito. Pero kung hindi ginito yung quality ng karne ng baboy na gamit ninyo, okay lang yan. Ang gagawin natin dito ay papakuluan lang natin hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Ayun, gusto ko pang tikman. Talagang nasarapan ako dito. So ito yung pork. Lagyan natin ng green peas. Natatawa ako sa sarili ko. Ang takot-takot ko kasi. Ayun. So, ang sarap. Napakalasa. Ang sarap nitong tanghalian o hapunan. Lalong-lalo na ngayon ang magpapasko na. Naku, pwede natin itong ihanda sa Pasko. O kung may bisita tayong dadating, pwede natin ipagluto nito. Sana ay may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At kung nagustuhan nyo itong ating pork afritada recipe, paki-like lang itong ating video. Para sa inyo naman na ngayon palang nakakanood ng ating mga YouTube videos dito sa ating channel, yung mga baguhan pa lang dito sa Panlasang Pinoy, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na dito sa ating channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na ina-upload. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong panunood at pagsubaybay. At magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli!